good day everyone, especially sa mga gumagamit ng 4AF. Ito ang intake manifold ng 4AF. This is the PHDM version. Merong JDM version. That's according to Papa Fritz kasi ito courtesy to ni ano ni Papa Fritz, binigay niya sa akin 'to. At baka daw meron akong mapaggamitan. Discuss lang natin yung parts. So you have your ports, number 1, number 2, number 3, number 4. This is a water passage. Then you have your holes your for mounting. Okay, mabilis lang regarding ports. May narinig kayo mga port and polish. Ngayon, kung sinasabing ipo-port and polish mo yung intake manifold, so malamang ito yung tinutukoy nila. Now, porting means binabago mo yung butas. Not necessarily pinapalaki, pwedeng iniiba mo ng profile o iniiba mo ng shape. Maraming resources sa internet. I-research nyo ang port and polish. And kapag nag-port and polish ka o nag-port ka ng intake manifold, kapartner niya na ipoport mo yung head o yung cylinder head. Yung regarding polish, pinapolish yung intake track. Okay, pinapakinis. Again, there are a lot of articles regarding polishing your intake track at saka yung sa head, yung sa cylinder head. May mga debate dyan kasi ang iba naniniwala na wala naman daw benefit yung polishing. Meron pa nga daw negative effect. So, I mean, again, it's up to you to research that. Okay, let's move on to the parts. So, you have your runners. Ang runners, yun yung passage. Okay, yun yung intake track. Kung tawagin, runners, ang tawag nila. Again, so that's number 1, 2, 3, and number 4. Kung yung hangin, dito pumapasok sa plenum area. Ito yun, yung plenum area. I call it yung common area. Okay? Pasok ang hangin dyan, madidistribute siya sa mga runners. Okay. Ngayon, nakakabit yung carb spacer. This is a carb spacer. Itong dalawang to, ito yung primary barrel, ito yung secondary barrel ng carburetor. Pero pagdating sa plenum area, single hole na siya, single na butas na siya. Okay? And of course, ito yung mounting mo para sa carb. Ngayon, makikita mo meron dito, nakikita ba? Ito. This is a hole na nakakabit dun sa number one intake track. Dito nakakabit yung vacuum switching valve. The vacuum switching valve that is responsible for your AC idle up. Okay, so manifold vacuum ito. This is giving a manifold vacuum signal to your AC idle up. And then, makikita nyo yung mga mounting. Okay? May butas, dalawa. Okay? These are water passages kung saan dumadalo yung tubig to serve as additional cooling for this section at dun sa carb. Okay? So, meron yan. If you turn it around, yun. Itong passage na to, directly connected dun sa butas na to. Okay? Tapos yung butas na to, if you look at it here, it circulates here, then konektado siya dito sa isang butas na to, dito, sa isang butas na to. And that hole, okay, this hole goes inside, there's a passage here, goes inside, at sumasama siya dun sa main water passage ng intake manifold. Water passage. Okay? This is connected to the engine block. Yung water passage na yan, ito, dito, and dumad. Okay. So, ito yung water passage. Nandyan, pumapasok sa ilalim. Isa sa mga function niya is to provide the heat source or heat signal sa butas na to. Dito nakakabit ang TVSV.
So yan, di ba? Pag nakatingin kayo yan, dito yung TVSB. So yung TVSB, it depends on temperature. Thermostatic, yan, thermostatic siya. So if you want to know how it works, meron sa Toyota Carb Engine Help Group na article about it. Ako rin ata nag-post nun. O tsaka si ano, si Kakashi. Merong mga articles sa internet about how TVSB works. Okay? And then, yung passage na yon, yung water passage na yon, nagsicirculate yun sa ilalim to cool the intake. At nakakonect na dito. This is another passage, water passage that goes directly to the thermostat housing. Thermostat housing. May hose na maliit dito. Ang pwesto niyan sa intake mo, kung nakatingin ka sa intake mo dyan, kung nakatayo ka ngayon dyan, ito yung intake mo, di ba? Yan, meron ditong hose sa ilalim dito. Yan. Papunta dun sa thermostat housing. Dun sa water network na yun, kumbaga. Ngayon, paano ko na sigurado na yun? Well, simple lang. Binombahan ko dito ng tubig. At nakita ko, pagbomba ko dito ng tubig sa ilalim, may lumabas rin dito. Okay? So pag naka-connecta to, lalabas siya dito, papasok siya dito, lalabas siya doon. Lalabas siya dito sa maliit na to, pupunta lang doon sa radiator hose from yung nasa likod ng engine going to the water pump. Okay. Ano pa ba mga butas ang hindi natin nasisiyasat? Ah, ito. This one is directly connected to the plenum area. This is giving manifold vacuum. Okay, manifold vacuum signal to your brake booster. Kailangan ng brake booster mo ng vacuum signal. Ito yun. Ito nag-provide nun. This hole right here, tumalit na to. This is also connected directly to the plenum area dito. This is giving out a manifold vacuum signal that goes to your HIC or hot idle compensator dun sa air intake. Dun sa stock air intake, yun yung nasa ilalim, yung may nakakulag na ng hose, ito yun. Dito nang gagaling yung signal na yun. So the design of the intake, this is a compromise for, there's a compromise for fitment, there's a compromise for cost, manufacturing. There's a compromise for how they can mass produce this intake for the engine. Of course, there's a compromise. This intake is not maximized for maximum performance. Okay? Okay, anong pwede niyong gawin dito? I would rather you go to a tuner. Carb tuner, yung old school tuner, and maybe you can ask them. But for me, I don't know. Maybe I will, if I can do it, then maybe I will, smooth out the edges. Ito, para magko-complement siya dun sa head. As, para lang walang sabit yung daloy ng hangin, walang, kumbaga swabeng-swabe lang yung daloy ng hangin. I will be port matching this with the head para match na match sila. And then sa plenum side siguro, I'm still researching it, but there's a debate for a bigger plenum size maybe, but bigger is not always better. There's a balance, there's a sweet spot, kumbaga. From what I know, from what I have seen online, kung mas malaki sana yung plenum size, mas maganda yung flow. Only up to some point. Ang sabi sa akin ng isa kong kaibigan, pwede ko daw siyang pataasin o dagdagan. Which means, I'll be using additional spacers like this. If I can fabricate those aluminum spacers na katulad nito, pwedeng magkaroon ng additional volume yung plenum. Ngayon, kung merong additional volume yung plenum, it can create a different airflow characteristic.
Now, regarding this spacer, kita nyo, meron siyang vacuum nipples. Ito yung nagsusupply ng vacuum para sa PCV. So, nakakonekta yan dyan. Yung butas na yan dito, humihigop yan dito ng manifold vacuum. I don't know if you can see it. There you go. Yung butas na yon dito. Tapos, siya yung nagpo-provide, siya yung humihigop dun sa head, dun sa PCV. So, yung blow-by at saka yung nakukuhang, kaya nga siya positive crankcase ventilation. So, yung pressure na nabubuo sa crankcase na umaakit sa head, na umaakit dun sa head cover, tapos naiipon dun, na yun yung nire-regulate ng PCV valve, inihigop naman ito, pabalik ng plenum, pabalik ng intake, pabalik sa makina. That's how it works. That's it. Get to know your parts. Okay. Ano pa nga? I know. I have a crazy idea. Sige, sagadin ko na yung video. I have a crazy idea. Now, what if... Okay, this is just... Ano, kabaliwan lang talaga to. What if I cut the runners? Okay? I'll keep this... Yung itong assembly na to, 'di ba? Itong flange assembly na to, I'll keep this, I'll use this. What if I cut this here, here, here and here? Now I have four separate runners. And what can I do with it? Pwede ko siyang kabitan ng individual carburetors na galing sa mga bikes. I'm not gonna go with Kahin, sobrang mahal ng Kahin at napaka mainstream nung Kahin, kumbaga parang ano lang yun. I'll think out of the box. Airflow computation lang naman ang kailangan. Kailangan mo lang naman yung same airflow. Another one, another crazy idea is, ano kaya kung putulin ko siya dito? Dito, at saka dito. Now I have two. Okay? Two by two. I have a pair of runner here and a pair of runner here that I can connect to maybe side drops carburetors. So, kaya nga kapilyuhan eh. Kaya nga kalokohan, di ba? I'm not saying that it's the right way to do it. I'm not saying that it's the proper way to do it. It's just me crazy thinking that maybe I can do that. Pero ang problema ko pa rin, syempre, mawawalan pa rin ako ng signal sa ng vacuum signal for the brake booster at mawawala yung mga passages. Although, hindi ko naman kailangan talaga yung passages because the water passage is providing water for the TVSV, which is, wala naman TVSV yung intake ko. Hindi na ako gumagamit ng TVSV, so I don't need the water passages anymore. And I can completely shut it off. Problem dun sa brake booster. Now, the brake booster, it's a brake booster, but in the olden days, may mga sasakyan na walang brake booster. Yun nga lang, talagang dapat, Incredible Hulk ang iyong mga paa. Kasi you really have to stand on the brakes para ma-create yung pressure for the brakes to, you know, engage. Kasi kapag naka-brake booster yung brakes mo, very little pressure lang from your foot, na-multiply yung force. Ngayon, kung walang brake booster, magbe-brakes pa rin naman, yun nga lang, talagang pagod na pagod ka at kailangan talagang malakas yung paa mo. So, in theory, pwedeng walang brake booster. And I know some race cars in other countries, wala silang brake boosters, they have a different system, or ang iba, meron silang external vacuum pumps that provides vacuum signal for the brake booster. Kasi iba na yung intake system la. Anyway, but those are just crazy ideas. Again, this is the intake manifold, the Philippine version, the PHDM version for the 4AF. Ewan ko kung may pinatutunan kayo sa mga nakita ko lang sa stamba ko. Papagluruan, papagtripan. Makapag-practice ng port and polish, pero ewan.
Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ano nung? Kung may shop lang sana ako.